The land of fear to the world. Kumusta po kayo? So ngayong umaga, pag-usapan po natin yung mga kaganapan dito sa ating paligid. Tingnan ninyo ito po. Iyak na naman ito yung mga... Naka-pink na nga si Bongbong Marcos po. Si Bongbong po, umanib na sa pink lawan. Ah! Kasi yung mga damas po, lahat na nagpaka-pink yung sutana. Ah, di ba? So, si Bongbong Marcos, mga kababayan, ngayon to, dinag-pink na rin po siya. Nabasa ninyo yun? Ah. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. Ah. Nabasa ninyo? Ito yung latest ngayon eh. As reported by the mainstream media, published by Manila Times, this is about the latest survey, mga kababayan, conducted by the oldest radio station in the country, DCRH, MBC. Sabi rito, Marcos widens lead in DCRH presidential survey. Saka, iniwan lang makapuntos, mga kababayan, yung mga kalaban ni Bongbong Marcos, hindi man lang makalapit ng konti, mga kababayan, lalong widens the lead of Bongbong Marcos. Unan ko sa inyo po, ay yung mga pinklawan, sumuko na kayo. Sundan ninyo yung ginawang decision po ni Bongo. Si Bongo, tingnan ninyo, analyze ninyo mabuti. Si Bongo po, endorsed by the President, manok ng Pangulo, he is an administration candidate. Ano ginawa ni Bongo? Lumipad. Tumakbo. Chupi. Kahapon na kaigo po kami ng ano, may tira pa. Tinula. Mga kababayan, kayo pa, all the machinery, the resources, in the advantage of being endorsed by the President, kanang kamay, ninyo bonito. Pagkatapos, tumakbo sa laban, yan ang tanong po, pag-isipan ninyo maigi. I think itong mga kandidato natin sa pagkapangulo, most of their financiers, mga funders po nila, nagdadalawang isip na rin. Ako man po ang kontraktor, tataya ako doon sa matatalo. Ako negosyante, miner, mining company owner. Ba't ako tataya sa kandidato po na pag sinurvey ng kahit ano po na survey group, be it mga institusyon or the street survey by the bloggers, laging kulay lahat. Mr. Marabillas naman na niya, paano na kami dito? Bala kayo, choice ninyo yan. Di ba? O kayo mga negosyante, ano plano ninyo? Will you still continue on supporting candidates na kulelat palagi? Hindi man ba nanalo? Ang mangyayari yan po, hindi siya panggagatong ha. Pero gatong ko na rin po ito. Yan naman ang iniisipin ninyo. Ginagatungan ko kayo. O gatungan ko na kayo. Para hindi din kayo malugi. Ang mangyayari niyan po,
talo, panalo. Yung kandidato, talo siya pero panalo. Hindi naman yan ibabalik sa inyo. Yung kwarta, milyon-milyon. Donation na ninyo yun. O, si Lomi, in 2016, binalik yung sobra na dilihin siya doon sa ano? Ano ang dilihin siya? Tagalog naman yun. Yung dilihin siya, naintindihan na ninyo ha? Yung kita niya doon sa paninda niyang lugaw, 5,000 per plate, 1,000 per plate, depende kung saan ano, venue. Binalik sa inyo. O saan na yun ngayon? Mag-isip-isip kayo. To some of these candidates, mga kababayan, prangkain ko na kayo. Ang politika po, is their business. Negosyo po yun sa kanila. Pero kayo, kwarta naman ninyo yan. Di ba? Kung gusto ninyo magsayang ng pera, pero talo yung manok ninyo, inyo man yan, di man yan akin. Eh, taya ninyo, sige. Taya ninyo. Tama po yung aking analysis, mga kababayan. Marcos lead in DCRH presidential survey. DCRH is a nationwide ano, nationwide radio station. May mga satellite station siya all over the country, hindi man lang Manila. Oh, Sursogon na naririnig ka dito. Yung satellite station Sursogon. Tapos kung saan-saan may mga satellite station 'yan. Plus di yung lab radio nila. Tapos radyo natin yata kanila paano? Radyo natin. Katanduan is may radyo natin. Ayun po, mamaya yung result po mga kababayan, ipakita ko po sa inyo para alam ninyo ang mga pangyayari dito sa ating paligid. Si Lomi po, oh. Maganda ito. Ay, maganda itong ginagawa ni Lomi. At least makatulong pa siya sa ano, sa mga mahirap. Pinag-procession niya. Pinag-procession niya mga kababayan, yung urban poor, mga mahirap. Pinag-procession niya po. Okay to. Anyway, nagsanib na po yung puwersa ni Lomi. Tapos yung church, ipakita ko sa inyo. Mismo, mga kababayan, kilala ninyo yan? Archbishop Socrates Villegas, oh, ping! Dito sa amin po, pati kalsada po, yung mga ilaw, ping! Yung city hall dito sa amin, ping! Yung sutana ng pare, every Sunday po, ping! Yung eskulahan dito ng mga ano Catholic schools dito po ay puno ng pink ribbon. O di panalo na niya si Lomi pag ganun. Wala man pong tao doon sa school kasi online. Yung school man lang po yung pink. Possibly, yung school administrators and teachers. Pero yung mga parents, duda ko na hindi mag-pink. Ano ba? O kayo, kayong mga nagpapaaral sa mga Catholic schools, solid Lomi kayo, o Bongbong Marcos, or anybody else, ayan ang tanong ko sa inyo. O, mag-comment po kayo ko. O kayo mga Katoliko, sino iboboto ninyo? Naniniwala kayo dito sa udyok ng mga pari ninyo? You comment. Kung Lomi, tanggapin ko kung Lomi kayo, isulat lang ninyo dyan.
Sabi niyo, ako, sarado katoliko. Tapos, iboboto ko si Lenny. Sulat ninyo niya. Basahin ko po. Walang problema yon sa akin. Democracy, mga kababayan. Ito, sabi dito, solid North, solid South is stronger than 2016. Ano ba? Mga kandidato, pagkapangulo, sumuko na kayo. Sumuko na po yung mag-amo. Napapaligiran ko na kayo. Sumuko na kayo. Napapaligiran na kayo ng mga BBM Inday. Number one ganyan sa Ganjaw, Mr. Marabillas. Ito, pag-usapan din natin ito. Yung mga antoklamado, mga kababayan ng mga Pinoy, sinabihan ni Damaso na kung magsisimbang gabi daw kayo sa umaga. Ito na ninyo, kahit po yung tawag nila po sa, no, sa simbang gabi, mali. Simbang gabi. Umaga. Hindi kayo pwede sa face-to-face. Walang face-to-face, virtual daw. Kung hindi kayo nagpatuklam, sabi ko sa inyo, ang promotor talaga nito pong discrimination. Sila. Ano, mag-church pa kayo? Yung mga hindi natuklam, mag-church kayo? Okay. This is mga kababayan, manifestation of, you know, unbelief. Diba? Ang church, mga kababayan, dapat hindi naging courage ng ganito because it is a manifestation, a proof of unbelief. Kung bakit ko, mga kababayan, nasabi na it is a manifestation of unbelief on the part of no less the priest. Ipaliwanag ko mamaya. And kung may violent reaction po kayo, di sabihin ninyo ano yung violent reaction ninyo po dito. And with that, mga kababayan, I think ulitin ko yung sinabi ng ang tawag dito, dating Vice President ng Python po, for us to, you know, determine asa na tayo in the timetable of the New World Order. Nasaan na tayo ngayon with all this, you know, discriminatory acts by the authorities, not only government authorities but church authorities. Nasaan na po tayo sa kanilang plano? Ha? So, standby po, mga kababayan, sa ating pag-uusap ngayon. So far, yan po ang magiging laman ng ating programa ngayong umaga. Share mo na po ninyo. 400 na dito, Bullseye News Unfiltered. Tapos dito naman, 873. So, umabot na tayong 1,200 plus. Ama, di ngayon, mga kababayan, oy, si Ma'am Aileen pala. O, dito ka na muna, ate. Si Ma'am Aileen Rosales, yung mga mahilig po mag, ano, mahilig sa mga imported, no, imported bags and wallets, kay may, Ma'am Aileen Rosales po kayo. Pati mga watches. Diyan po sa Amerika, sa Chicago.
Sige ate. Ayan, una po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, sabi ni Sir Barry Hoxon. Ayan, at least kahit panandalian, masaya tayo sa pakikinig kay Bossing Dante. Sabi ni Ace Calliora, Sir Dan, sabi kahapon ni Ricky Cabrito, kabataan, DDSators na, maka-BBM sa post mo about withdrawal ni Diggs. Balimbing daw, balimbing ka daw, kesyo dilaw daw ikaw at feeling kilala si Ricky. Opo, dilaw po ako kapon, nagsumota ko ng dilaw kasi ayaw na ng mga dilawan. So, ako na lang po ang magdilaw. Balimbing po. Opo, balimbing po talaga po ako. I admit that. Ano pa yung gusto ninyo para masaya kayo? Ano pang gusto ninyong ako sa akin? Masaya ako noon. Dilaw, balimbing. Good. Ayan. Sabi naman ni Fing Untilia, good morning Sir Dan. Watching from Mississauga, Ontario, Canada. God bless us all. Sabi naman ni Ma'am Condesa Del Rosario, a blessed, helpful, happy day. Ay, pala. Maraming salamat pala kay ano? Kay Madam Lolit. Madam Lolit, diyan sa Amerika, kababayan namin ito, kababayan ni Lumi. Pero ayaw man niya yata kay Lumi. Madam Lolit, maraming salamat po sa padala ninyong pamasko. Hindi pa namin po nabubuksanan doon, naka-package. Thank you so much. God bless you more po. And sana lagi po kayong protektahan ng ating Panginoon at yung health po ninyo ay bumalik sa dating kalagayan. Prime health. Mm. Okay, sige. Ayan, sabi naman ni Sir Will Ocampo, thank you all sa greetings. Ayan, tas sabi niya din tungkol dun sa Globe 5G Fallen Angel Technology. Ayan. Yung AI po, by admission mismo ni by admission ni Elon Musk, yung AI, as you use it, you are summoning the demon. That is the personal statement ni Elon Musk. Artificial intelligence, AI. Another fallen angel technology. Tambak na po yung technology ng fallen angel. And that technology na gagamitin po as they will abolish money, yung physical money. Ngayon muna, inabolish muna yung mukha ng mga heroes natin. Sunod niyan, mismo yung kwarta, by admission by the Central Bank, Banko Sentral ng Pilipinas, ginagawa nila ito because it is the global trend. So, kung ano yung uso, pinauso ng global, the global platters, yun ang ginagawa nila. So, I have to inform you that this is a fallen angel technology and it will be used during the reign of the beast, the Antichrist. So, yun po, mga kababayan. Ayan. Sabi naman ni Ma'am Shona Nasayaw, good morning po and God bless po sa lahat. May Wait lang. Saan sa kabila yata? Wait lang. Nawala. Check natin sa kabila. Ako na lang dun sa kabila. Ay, Sir Jim Kaoli pala. Sir Jim Kaoli. Ayan yung ating dealer dyan sa Stockton, California. Tapos si Ma'am YS Isor dyan sa Amerika. Si Madam Elizabeth Levy dyan sa Las Vegas. Ay, California. Los Angeles pala, no? Los Angeles, California. Magandang umaga. Si Eric Tanate, sayang ang Saba. Awakan mo. Ang lawak ng panamansana at mayaman sa langis, kawawa mga Muslim na may-ari sa lupang yon, nagbuwis ng buhay para maibalik sa kanila ni Sultan Kiram.
Bano na yun ang nangyari during the time of Marcos, ginamit yun ano, tawag dito, para siraan si Marcos, binulgar niya no yung plan ni Ninoy. So si Ninoy nang bumalik, mga kababayan, ayun, Malaysian yung passport niyang ginamit. Proof, barkada niya yung Malaysia. Sige. Ayan. Thank you po kay Sir Chris Jr. Siya po yung nagbigay ng super chat. $5 po. Sabi niya, si Sir Dante Maravillas isang diehard BBM supporter. Walang kaduda-duda. Ayan. Sabi naman ni Ma'am Alona Osan, hello po Sir Dante. Kumusta po kayo? Ito si Florante Edica. Good morning, Jesus Christ. Good morning, sir and family at sa lahat ng taga-subaybay. God bless po sa ating lahat. Keep safe watching from Ilocos. Ngayon, dyan po sa Ilocos, ano nga yung city doon sa Ilocos? Ano yung kwan dyan, Ilocos Norte? Ayun, ginamit ng mga dilawan, si Mayor Kion, Marcos Kion, Michael, ano? Ginamit, pinagsalita, di man nagsalita si Mayor Kion against Aimee Marcos and Bongbong Marcos about itong questioning the so-called panawagan ni Bongbong Marcos for unity. Tapos, sinabi raw ni Michael Kion, Marcos Kion, na nananawagan ka niya sa unity, di mo nga niya pampag-isa yung mga Marcoses dito sa ano, dito sa Ilocos. Ayun. Ang nagbalita po, siyempre, yung may award. Kilala mo yon yung may award? Si Maria Reza. Ayun. Si Maria. Yung company ni Maria, yun ang balita po. Nabasa ni... Binasag agad ni Michael Kion. Sabi ni Michael Kion, hindi ko man na niyan sinabi. Although, I admit niya, may mga problem lang din kami, family reef. Pero, hindi nangahulugan na hindi ako susuporta kay Bongbong Marcos for president or kay Aimee Marcos. May mga problema din niya kami sa local politics dito. Sa amin, na hindi namin napagkasunduan ng kasin ko. Pero hindi nangahulugan na on the overall, I will not support Bongbong Marcos. Ayun, nabasag ka agad. Alam po ninyo, normal po yon sa politika, kahit nga po hindi politika, yung ang pamilya may misunderstanding po. Pag ang pamilya po hindi na nag-aaway-aaway, abnormal na yan. Wala mang ganon. Every family po may conflict. Kasi because of individual differences of every person, unique kasi po ang bawat isa. Ang importante doon, how you resolve conflicts within the family. Yan sa politika. Dito nga sa amin, yung mga Villapuerte, mag-ama. Nag-away yung mag-ama. Tapos yung apo, yan mga Villapuerte sa Camsor, lugar ni Lomi. Pero ultimately, nagkaisa man po. Kasi, blood is thicker than water, mga kababayan. Nagkaisa pa rin, patay na yung tatay. Ngayon, ultimately, pero matagal din yung hindi pagkakaintindihan because of politics, mga kababayan. In one good example, in si Inday, tapos si Tatay Digong niya, di ba hindi nagkaintindihan? Kaya nga hindi tumakbong Pangulo. Di ba? Kasi hindi niya feel na mananalo siya. Kaya nga nagtampo yung tatay. Kaya nagkalitsi-litsi yung yung suksok ng baraha, mga kababayan. And that's the reason why wala na sila. Wala silang standard bearer tuloy ngayon. Yan po ang gusto nating
ipaliwanag kasi itong mga dilawan, they're creating conflicts within, infiltrating ano. And in fact, nakita ko kahapon, may nagtutulak pa kay Ransararan to run for president. Pumunta doon sa Palacio del Gobernador, yung opisina ng Commission on Election. Nandun may mga dalang streamers. May mga nakasulat, "We are waiting. We are ready pala. We're ready." Iwan ko kung anong ibig sabihin nila doon. Ready na daw po sila. Ready sa ano? Tapos na yung substitution po. Anong sasayaw-sayaw sila doon? Sayaw-sayaw. Urging Sarah to run for president. Di mo na maintindihan. Ah, sige. Ayan. Sabi naman ni Sir Jonas Peralta, "Good morning Kuya Dante, solid BBM, watching Taiwan. Ingat po kayo palagi and God bless." Sabi naman ni Carlo Belason, "Sir Dan, good morning po. Sir, totoo po ba ang balita sa Senado na yung aprobado na yung batas na 100% na ang foreign ownership? Ay pinayagan na sila na may-ari na mukhang connected yata ito sa plano ng mga kabalots." Tingnan ko po, hindi ko pa po na, no? Hindi ko pa nakita yung balitang ganon. Yan. Yan kasi, doon yan sa, no? Sa amendment ng Constitution. Kasi bawal yung ganyan under the Constitution. Ngayon, may mga ini-introduce sa amendment. Tingnan natin po. Wala akong update sa bagay na yan po. Oh, ay, si Kwan pala, si DJ Japs, may karaban na po sa Ilocos. Di, ito yung gano'n, ano? Ilocos. Di, Pampanga yata, mayroon din, ano? Sa Pampanga po, may karaban din. Mag-message sa atin kanina. Sige. Ayan, eto tinatanong ka ni Sir Paul Pascual. Tanong ko sa iyo, Mr. Danny, sino iboboto mong presidente? Kwan po, I'll tell you, pag malapit na po, matagal pa naman po, 5 months pa. So, tingnan muna natin, mga kababayan, kung ano yung mga susunod na mangyayari. Okay pa? Mga manok na pula? Mga kamanok na pula? Next time na po, huwag masyadong excited. Sige? Ayan, sabi naman ni Ma'am Rosana Bilog, "Nag-bounce back lahat ng dirty play ni Mang Canor. Finish na ang career ni Mang Canor." Sige. Eh, Ma'am Palmintos, balingbing tawag nila sa iyo, Sir Dan, kasi nagsasabi ka ng totoo. But kami, nag-asawa ko, naniniwala kami sa iyo, Sir Dan. God bless. Yung mga, ang tumatawag man lang sa kong, tumatawag man lang sa aking balingbing po, yung hindi man masyado pa ako kilala, hindi man nakapagsubaybay ng tuloy-tuloy sa akin pong live streaming. Yung kalilipat lang, nakita lang nila. Tapos noon, I'm supporting the president. Then ngayon, nag-back out ako, hindi man nila alam kung ano yung rason kung bakit nag-back out tayo. Sa kanila, nagbalingbing ako. Ay, nagbalingbing na po. Sige. Opo, nagbalingbing po ako. Ayaw ko na po kay Digong. At hindi ko din po iboboto si Inday. Hindi ko din po iboboto. Ngayon, itanong na lang ninyo dito kay Chuna, kay Barry Hookson, kay Irineo de La Paz, kay itong mga kuha natin, kay Nick, kay Jay Cyril, kay Ace. Bakit ako bumalingbing? Sila na lang ang tanongin ninyo. Paulit-ulit kasi tayo niyan. Halina po. Happy na kayo na balingbing na ako? Tinanggap kong balingbing ako? Sige. Balingbing.
Masustansya naman po yung balingbing eh. Kahapon, kahapon ba? Kahapon yung garapon. Oh, kahapon pala. Sige. Meron ba? Ayan. Sabi naman ni Elizabeth Malinay, ang gulo ng politika sa Pilipinas. Sabi naman ni Sir Philip Dalyate, Sir Dan, pakipost lahat ng gusto mong kandidato para may kodigo na raw siya. Oo po. Lilista tayo sa susunod. Wala pa akong lista, lalo ng mga senador. Wala pa po tayo. And by the way, bakit hindi ninyo pala sinigong tawaging balingbing? Na dati, puring-puri niya si Marcos at saka si Bungbong Marcos. And in fact, sabi niya noon, si Bungbong Marcos niya yung nanalo, nakaupong vice president, pwede na niya ako magpahinga. Ngayon, tanong ko sa inyo, mga DDS na dilawan, bakit hindi ninyo tawaging balingbing si Digong? Ngayon ayaw na niya kay Bungbong Marcos. Nagalit siya kasi nachupi yung anak niya, hindi lumaban for president, hindi sumunod sa kanya. Di pagalitan niya si Inday. Anak niya naman yan eh. Diba? Hindi mo na-convince si Inday na tumakbo. Ang ginawa ni Inday, ano nga yung nag-elopement sa Tagalog? Nakipagtanan. Tumalon sa bintana ninyo. Sumama kay Bongbong. Kaya si Digong po, hindi matahimik siya. Imagine yung anak niyang pinakang mamahal. Sabagay, kung ako din si Ikon, tumalon din sa... Sumama din itong si ate sa kung sino. Siyempre. Ba't lagi ako nadadamay saan? Nadamay tuloy si ate. Masakit sa tatay. Naintindihan ko siya, no? Si President Digong. Masakit sa tatay. Tumalon sa bintana. Nagtanan. Elopement. Sumama kay Bungbong Marcos. Tapos sasabihin ninyo, ako yung balingbing. Yung amo ninyo, yung inaangaan ninyo, katulad ko rin pong balingbing. Pares kami po ni Digong balingbing. Balingbingan po kami. Ayan. May nag-send ng pampakalma, super chat. Ayan, $50. Marami ito ah. Maganda $50. Pala pa ganito, ano? Kailangan talaga may pa-high blood tayo, no? Para marami. Ayan, thank you po, Ma'am Mary Vic Echano. Sabi niya, Merry Christmas pa rin din and Sis Maring Bell. At sa family, advance happy birthday na rin sa'yo, pare. Dito lang lagi ako, nakasubaybay sa'yo. God bless. Thank you po, Ma'am Mary Vic. Pink? Mahal pala yung pink? Kuya? Si Ninang mo? Ay, Ninang. Love ni Ninang. Love you daw, Ninang. Sabi ni Kuya, dahil dito sa binadala mong pink. Pag pink pala, pink na tayo. Pag ganyan po, lipat na po tayo sa pink. Ang dalawa niyang lumipat pag may $50. Sige. Ayan, sabi naman ni Harley Rider, wala silang karapatan sabihan ka ng balingbing. Meron kang karapatan to choose the right president-elect for you. Ayan, sabi naman ni Rom Galve, baka may balak silang si BBM, tapos si Ran Sararan. Stormy sabi, parang chupi po si PRRD at Bunggo, parang sabong, kaya lang BB ang nilaban sa manok, takbo agad. O nga, Bibi. Ano yung Bibi? Pato. Yung kapatid ng pato. Hindi manok. Ayan, sabi naman ni Ma'am Chichoy Petcha, feeling ko talaga parang nagtaluna na yung iba at nagbalimbing na kasi surewi na si BBM. Now, their next move is to impeach him. Yan ang vibes ko ngayon. Ayan, wait lang, meron pang isang super chat. Pampakalma.
Super orange naman. $19.99. Believe ako sa iyo, Sir Dante. Ito ay galing kay Mass Prince. Thank you po, sir, for ano, the super chat. O ito, may panawagan si Kaloy Milyares. Sumuko na kayo. Napapaligiran na namin kayo para di kayo maging tinula. Buahahahaha. Sabi niya. Labi na anak Jilon daw. Ayan. Sabi naman ni Sir Ronald Credo, sumayaw at sumuway pala. Sumuway ate si Inday sa tatay, kaya galit ang tatay. After isama sa senatorial lineup, biglang nag-withdraw ang tatay. Actually, sa akin, okay naman yon. Kasi, ilan ba yung edad ni Sarah? 44 na yata. So, may pagnunasa tama ng... Na, alam naman yan ni President Digong. Pag ang isang anak nasa tamang edad na, may karapatan na siyang magdesisyon. Tulad mo, tulad ninyo na mga anak ko, yung bonso, medyo kwampa kasi... Sabagay, nasa kwa na din na age of, legal age na din ang 18, di ba? Oh, legal age. Under the law, it is recognized na pwede na siyang magdesisyon sa kanyang sarili. And we parents should respect. Ganun po ako sa mga anak ko. Sila, they're consulting me kung ano yung mga plano nila sa buhay. Kung ayaw namin, sinasabi namin, medyo ganito siya parang alanganin. Pero ikaw pa rin ultimately yung masusunod. Advice ko sa iyo ganito. So, hindi man yun po pagsaway. Ay, hindi sa kinukontra ko, baka isipin, kinukonsintimuan niya siya. Hindi man po, overage na si Inday, abogada, mayor, pagkatapos 44 years old na. Langan man hindi siya pwedeng magdesisyon sa kanyang sarili kung anong gusto niya. Okay po. Kaya yung kwan ko, yung sinabi kong lumipad sa bintana, karapatan niyang lumipad. Makipagtanan kasi overage na po siya. Kung ako si President Digong, hayaan ko na lang siya. Diba? And I think yun ang ginagawa ngayon ng ating Pangulo. Inayaan na niya yung anak niyang mahal na nakipagtanan kay Bongbong Marcos kasi nasa tamang edad na siya. Pinili niya na maging Vice President kasi sa tingin niya, iba yung pagtingin niya kaysa sa Pangulo. Yung Pangulo, tingin niya mananalo si Inday, but si Inday po sigurista. Nakita niya na alanganin na niya kung maging presidente nito. Siyempre, pati yung support, pag nakita niyang medyo, hihina yung ating support, matatalo lang tayo. So, hindi man niya ako nagmamadali kasi bata pa naman ako. Di ba? Tama yung decision ni Inday na mag-slide sa pagka-vice po. And her chances, kahit hindi ko po siya iboboto, ha? Her chances to win, napaka taas. And in fact, sa survey ng publicos po, 54% siya. Si Bongbong Marcos, 51%. Tinalo pa niya. Pero magkaiba kasing posisyon. Vice President siya, President si Bongbong Marcos. And we have to understand na this is the combined DDS and Marcos loyalist. Whereas yung boto ni yung approval rating po ni Bongbong Marcos is a sole vote by the Marcos loyalist. So ang ibig sabihin po 51% ang Marcos loyalist of the total votes. And 3% lang, mga kababayan, ang naidagdag kay Inday. Kaya 54% siya. So, ang ibig sabihin po, ang tama yon na 54 kasi yung pag-atras ni Munggo, si Munggo umatras, di ba? Nag-announce na siya. Atras na niya ako. Pero hindi man siya nag-file pa. And ultimately, kahapon yun, the other day. So,
tama po yung figure. Yung approval ratings din ni Munggo, 3.9% eh. Almost the same. So yun ang solid DDS Dilawan na naidagdag doon sa 51% Marcos loyalist na boboto sa tandem. Pero yung 3% po, hindi yun boboto kay Bongbong Marcos kasi Dilawang kwan sila. Dilawang Duterte. Tama analysis ka po. Ayan, another pampakalma. Mayroon na naman. Ayan. Thank you po kay Ma'am Maria Teresa Yasuda. Nagpadala po siya ng 1,220 yen. At sabi niya, yan sir, pampakalma, solid BBM lang. Salamat po, ma'am. Galit ka na lang siya. Dapat pala, lagi akong may blood. Pag lagi akong aburido rito. Ayan. Sabi naman ni Moods Carubin, okay lang po ang pagbabalimbing kung todo suporta kay BBM Sara Tandem para sa pagkakaisa at kakabuti ng bansa. Ayan, sabi naman ni Mercy Ancheta, watching from Hong Kong. Siya nga pala, ano, total viewers po, 2,000 po. Maraming salamat po. Tapos ito, Samurai Serdan, si Samurai. Serdan, ang sarado katoliko ba ay bukas ang langit para sa kanila? Paano magbukas ang langit? Nasarado nga. Naintindihan ninyo? Sinarado mo yung pagiging katoliko mo. Paano bubukas yung langit doon? Ikaw nga sarado. Dapat hindi sarado katoliko ka. Dapat bukas ka sa langit. Bukas naman po sa Muslim, sa Hindu, sa Taoist, sa walang Diyos. Ano nga yung walang Diyos? Atheist. Sa kung ano-ano pa, bukas po ang langit. Depende na lang sa inyo kung gusto ninyong pumasok. But kung gusto ninyong pumasok sa langit, nakalimutan ko yung Muslim pala, no? Be you are a Muslim, bukas po ang langit to everyone, to every creature. Ganun po. But the only way is Jesus Christ. He is the way, the truth, in the life. No one, as in no one, cometh unto the Father but by me, sabi mismo ng ating Panginoon. Pero ayang pagiging sarado katoliko mo, hindi ka pupunta doon. Kailangang buksan mo ang iyong puso sa ating Panginoon. Pag sinarado mo, no chance at all. No more chance. Because you refuse to open your heart. Ito, last na to para bago ka mag-news. Sabi ni Sir Chris Jr., $5. Sige, ma-high blood ka uli. Tapos si, ano, si Elizabeth Malinay, pero di ko talaga ma-feel na ang tiwala kay Sara. Sorry po sa mga makasara. Si Charmy Boising na napaka napado ko na napadokan ako. O napadokan ako kan kape sa saradong langit. Sinara niya yung sarili niya. Paano magbubukas ang langit? Siya nga sarado. Kailangan buksan niya yung sarili niya para pumasok yung ating Panginoon sa kanyang puso at siya'y iligtas. Bubukas ang langit. Naintindihan ninyo mga Catholics? The only way, our Lord Jesus Christ. Pwede na siguro tayo magsimula. Ito po, mga kababayan, gawa sa 11 powerful medicinal herbs. Pinapahid lang sa mga pulses, tapos doon sa affected area. Ayos na ayos. O, tingnan ninyo po, ito actual demo, yung paninigas ng mga